Hello my friends, welcome back sa ating channel Nerves Trading here, and if you're interested about binary options trading, then you are in the right place. So today guys, nandito ulit tayo sa Cotex, and ito yung ginagamit nating platform pag nagtitrade tayo ng binary options. So sa mga gustong magtry sa platform na to, merong link dyan sa description sa baba to make sure that you are in the right website. Pwede nyong gamitin yung link na yun, click nyo lang to register. So also, if you want to avail 50% bonus, you can use the code COTEXPHP. So ang gagamitin nating strategy today is yung zigzag plus RSI strategy. So ito yung isa sa mga pinaka-favorite ko na strategy. So add lang muna natin yung first indicator na gagamitin natin, which is yung zigzag. Ang settings na gagamitin natin are default settings lang. Hindi na natin kailangan baguhin yan. Yung color na lang babaguhin natin para madali nating makita. Okay? So, sunod is yung RSI. So, eto. Again, default settings. Wala na tayong dapat baguhin. Alright, so hihintayin natin na yung RSI ma-reach niya either etong 70% level dito or yung 30% level sa baba. Okay? Yung 70% level, yan yung sinasabi nilang overbought level. Okay? So pag nasa overbought level yung RSI, most likely yung price ay pumupunta sa opposite direction. Okay? So tatimingan natin yon, and also titignan natin yung zigzag line. Kapag yung zigzag line is pataas, then mag-enter tayo ng downtrade. Okay? Pag nakita naman natin na yung RSI na-reach niya itong 30% level, so yan yung tinatawag ni oversold level. Okay? So pag nasa oversold level, ang nangyayari kadalasan is nagre-reverse din yung price. Yung price is nagsisimulang umakyat. So ngayon, ang confirmation naman natin is kapag yung zigzag line tulad nito is pababa. So pag nakita natin yan, mag-enter tayo ng uptrade. Ngayon, isang tip para sa strategy na to, pag nakita mo na yung RSI matagal nang nasa overbought or kahit sa oversold level, then avoid trading. Okay, so yan yung dapat nating iwasan. So eto, magandang setup to kapag nakita natin na yung RSI na-reach niya etong 70% level for the first time. Okay? Hindi yung matagal na siyang nasa 70% level, ayaw natin ng ganun. So anyway, may kita nyo naman kung paano tayo mag-enter ng trade mamaya. And ang investment natin per trade is $50. Since we have almost $1,000 sa account natin, so that's about 5% ng balance natin per trade. Okay? So di natin kailangan mag-bet ng malalaking amounts agad-agad. Okay? So huwag nyong gagayahin yung mga napapanood nyo sa YouTube tulad namin, dahil kami, kaya namin nagagawa yung mag-trade ng malalaking amount, kumita ng malaki, dahil meron na kaming experience. Okay? Meron na kaming knowledge sa market. Ilang taon na kami nagtitrade. Pero kapag beginner ka pa lang, kailangan huwag mo munang isipin yung possible mong kitain. Okay? So kailangan mag-practice ka muna, mag-aral ka, wait lang. Enter tayo dito ng uptrade. Okay? So yun nga, pag beginner ka pa lang, i-focus mo is paano ka gagaling as a trader. Then pag gumaling ka na as a trader, then of course yung pera susunod na rin yan. Alright? So tignan natin, nag-enter tayo dito ng uptrade. Ito yung setup na hinahanap natin, no? Yung RSI nasa 30% level na, and yung zigzag line pababa. Okay, so tignan natin. Yung iba kasi, pag beginner pa lang sila, nakikita nga nila sa YouTube, kaya sila nabighani, kaya sila na-attract na mag-trade sa binary options. Kasi nakikita nila, malaki yung kinikita ng mga binary options trader. Okay? So, pero, hindi naman nila, ayaw naman nilang paghirapan, no? Ayaw naman nila mag-practice, ayaw naman nila mag-aral. Okay guys, so we lost the first trade, pero it just means na medyo na
early yung pagpasok natin ng trade. Okay, so as you can see, dito sa candle na to, tumataas na siya, nagsimula na siyang tumaas. Okay, so nag-enter tayo ng $100 para ma-compensate natin yung loss natin kanina. Okay, so yun nga, ayaw nilang paghirapan. So kung i-compare mo nga yung kinikita ng binary options trader sa halimbawa engineer or lawyer or doktor, gaano katagal nag-aral yung mga yan bago naging professional and kumita nung kinikita nilang pera? So ikaw, as a aspiring binary options trader, kailangan mo lang paghirapan ng kahit 3 months, 6 months, or sabihin natin 1 year. Napaka worth it pa rin, 'di ba? Alright guys, so we have won the trade. And also guys, another tip para sa mga beginners pa rin, kailangan matanggal muna sa isip nyo yung idea na pwede kayong mag-profit every single day. Okay? So, wala akong pake kahit mas mataas yung IQ mo kay Einstein. Walang sino man ang kayang gumawa na maging profitable every single day. Okay? Walang kayang gumawa nun. Every trade panalo, walang kayang gumawa nun. Kahit ang yung mga hedge fund companies sa ibang bansa, no? Kung hindi nyo pa alam yung hedge fund, yan yung legit talaga na mag-i-invest ka ng pera and i-manage nila yon, papalaguin nila. Kahit yung mga yon, okay, billion-billion yung minamanage nilang pera. And of course, yung technology na ginagamit nila to trade, hindi na sila gumagamit ng tao, supercomputers na yung ginagamit nila para mag-trade. Kahit ganun, no, yung resources na ginagamit nila, may mga taon, okay, isipin nyo, isang buong taon, negative yung profit nila. Okay? So isipin mo, isang normal pa kaya na retail trader, kayang gumawa na every trade panalo or araw-araw napakalaki ng kita. So it's impossible guys, it's impossible. Kailangan tanggalin mo yan sa isip mo para ma-accept mo na paminsan-minsan normal lang na matalo. Normal lang yan guys. Okay? Huwag kayong mahiya na total lang yan. Diba? So kailangan tanggalin mo yan sa isip mo and accept the fact na ang pagkatalo is part of the game. Okay? Ang problema kasi guys, kapag naset mo sa utak mo na kaya mo na araw-araw magpo-profit ka, yan yung pinag-uugatan ng pag-overtrade. Okay? So for example, nag-enter ka ng trade. Okay? Nag-start ka ng trading session. Then natalo ka ng 3 beses sunod-sunod. Ang pinakamaganda mong gawin dyan is to stop the trading session. Cut your losses quickly. Okay? Pero nasa isip mo, kailangan profit ako. Araw-araw kailangan profit ako. So, ngayong araw na to, kailangan mabawi ko tong talo na to. No? So, anong gagawin mo? Mag-overtrade ka. Mag-enter ka pa ng mag-enter ng trade. So, since pangit ngayong market condition, kaya ka nga natalo in the first place, pag nag-enter ka pa ng trade, edi sigurado na matatalo ka palalo. Lalaki pa yung talo mo. And worst case scenario, mauubos yung laman ng account mo. So always remember guys, pag nagsimula kang matalo, kailangan isipin mo, may matira pa sa account mo. Dahil as long as may matira sa account mo, you still have the chance sa ibang araw na makabawi and to make profit. Okay? And I recommend, eto kapag beginner ka pa lang talaga, kailangan mong i-follow yung 2% or 5% rule. So for example, $100 yung laman ng account mo, ang i-trade mo lang per ang i-enter mo lang na amount per trade ay $5. Okay, so that's 5%. Ngayon, isipin mo, you need 20 times in a row. Kailangan mong matalo ng 20 times in a row bago maubos yung account mo. So kahit manghula ka pa diyan, it's very unlikely na matalo ka ng 20 times na sunod-sunod. So, ibig sabihin, you can gain a lot of experience in the market by doing the 5% rule. Okay? So, ang dami ko ng kwento, hindi na tayo nakapag-trade. Okay, so meron tayong magandang opportunity dito.
since yung RSI nasa 30% level na and yung zigzag line is pababa, okay? Medyo na late lang tayo ng onte, umangat na ng onte yung candle. Okay guys, so hindi ko alam kung ano nangyari doon, no? Napaka-volatile ng market. So napaka-volatile ng market guys. So titigil na tayo sa pagtitrade. And by the way, gusto ko lang muna i-announce guys, merong mga pagbabago doon sa binary options course, no? So tapos ko nang gawin, i-set up ko na lang yung website. And sabi ko dati is pag nag-avail kayo ng binary options course is magkakaroon din kayo ng access sa trading room. So pinag-isipan ko na mabuti to, no? And I decided na tanggalin na yung access sa trading room. Wala nang trading room guys, okay? Dahil alam nyo naman sa channel na to is I am highly against sa signals, okay? So yes, ang intention ko for the trading room is for you to learn. So to see me how I analyze the market, enter the trades. Pero alam ko guys na marami sa inyo susundan pa rin yung trade ko. And maraming beses ko na pinaliwanag sa inyo kung bakit hindi magandang idea ang pagsunod sa signals, okay? I'm not saying na walang advantage yung signals dahil meron din, especially kapag knowledgeable ka na sa pagtitrade, okay? So after you analyze and you decided, for example, that you want to enter an uptrade, pwede mong gawing confirmation yung signals. Pero kung beginner ka pa lang and you will just blindly follow the signals, then guys, mauubos lang yung balance nyo dyan, masusunog lang. And yes, okay lang, huwag kayo maniwala sa akin. Try it yourself, okay? Then comment down below pagtapos mong matry kung ano yung naging experience mo, right? So anyway, I hope na may natutunan kayo sa araw na to. Although hindi maganda masyado yung trading session natin, pero babawi tayo guys, tignan natin bukas kung medyo maganda yung market. So yes, also sa mga nagtatanong, yung binary options course guys, I promise you, very affordable and it would be worth every penny. Okay, I promise you guys. So yes, thank you so much for watching. And also pala, pag Kotex, willing ka na mag-register sa Kotex and to use Kotex as your platform, you will get a special promo. Okay, so sa mga nag-fill up sa form sa email, then makita nyo yung more details. Okay, so see you guys. Thank you so much for watching. Please don't forget to like and subscribe. See you again on the next one.